Good day sa inyo, Nerises. Ngayong araw, meron na nga tayong bagong motor na naman at scooter automatic ng Suzuki. Excited na ako makita to. Silipin natin ngayong araw. Tara! So may kita nyo, Nerises, sa pumuko na attention ko, yung mukha niya. Kakaiba, parang may character talaga. Parang ito yung mata, tapos ito yung bibig, parang nakangiti. Pero ang tawag nila dito is the muscular scooter. So may pagka-brusko pa rin yung datingan niya. Papailawin ko, tingnan natin. Start ko. Shee! O, diba? Parang nakindat-kindat siya. O, ayan, o. Ang kulay na nire-review natin ngayong araw, Nerises, is Pearl Mirage White. Ayan, o. Ang ganda na pagka-white niya. Hindi siya matte. Glossy siya. Pero itong dito sa may bandang fender, parang semi-glossy lang siya. Hindi siya ganun kadumihin compared sa mga matte white. And yung sa gitna naman niya na pagka-gray is color matte gray naman. So, magkahalo yung glossy tsaka matte. Dito naman sa itaas, parang meron siyang mini windshield na may pagka-V-tape dito ng itsura. Ang ganda ng shape ng lines niya, no? Kakaiba. Bagong flavor na naman atin sa atin ng Suzuki. Itong isang to is color glossy black naman. Ayan. Tapos parang siyang kumikindat talaga, no? Parang nakangiti. Ang ganda. Napakaganda rin po na kanyang headlight. Maliwanag na sa gabi. Meron tayo itong LED headlight. Split LED na rin po, sumasabay na sa mga modern headlight ngayon. And napakaganda rin ang mga shapes and lines niya dito sa gilid. Hindi lang siya basta lane na isang ganun lang. May mga sharp edges din po siya. May reflector din dito, added visibility sa gabi. Tapos ang laki ng fender, oh, nakakatuwa. When it comes to quality ng fairings niya, masasabi mong flexible na rin siya. So good quality, hindi siya basta-basta mababasag kapag nabangga tayo. Meron din tayo itong telescopic fork na suspension sa unahan, habang naka single hydraulic disc naman yung kanyang front brake. And ang ganda dyan, combined brake system na rin po tayo. Kapag pinigamo yung kaliwang brake lever, sasama yung 30% ng front. So magiging 70% rear, 30% front. So very good yun para sa mga beginners. Ang size naman ng gulong sa unahan is 90x90x12. 12 inches wheels, kaya maganda ang arangkada. Stig! Hindi rin siya basta plain lang dito. Meron kasi ditong matte black. Tapos itong pinaka-black niya dito, may parang mga V-shape. So nag-a-add siya sa premium quality feels. Ang ganda na quality ng mga fairings niya. And meron siyang decals dito para mabasag yung pagiging plain niya. Nagkaroon siya ng konting character with some black decals dito. Ayun, parang siyang abstract. Ang ganda tignan. So, isa pa sa masasabi ko sa motor na to, kung makikita niyo yung gas tank niya, nandito sa may puwit ang bahagi niya. Ayan, o. Ngayon lang nakakita ng motor na ganyan. So, para mas makatipid, sa space dito sa kanyang seat storage, meron siyang 21.8 liters na seat storage. Tingnan niyo. Ayan, o. Kasi nga, naandito na yung fuel tank niya. Tingnan muna natin kung kasya tong aking ID helmet half face Venom available sa Shopee Nedi Shop. Parang negative to la. Di ka siya eh. Ito lang pinaka-position niya. Hindi kasha. So yun lang, Nerises, hindi kasha yung ating half-face Venom na ID. Okay. Hindi pa rin. Hindi pa rin kasha. So siguro, nutshell kasha dito. Nutshell with ICC sticker. Ayan, kasha nutshell. Pero malaki na siya kasi nga nandito yung kanyang fuel tank. So marami ka na may lalagay. All the essentials like ito, meron na siyang free na mga tools. Nilalagyan siya dito. Manual, yung mga jacket, raincoats, papeles ng motor, etc. Kasyang-kasya na sa compartment na itong Suzuki Avenis. So yun, Nerises, tingnan natin yung kanyang fuel tank. Medyo ang downside lang for me is nandito yung susian niya. Wala pa dun sa pinakaharap, nandito yung susian niya. Pero still okay, tatayo ka pa rin naman talaga kapag nagpagaske. So buksan natin, ha. Yeah. Ang galing, oh. At saka hindi siya yung deroscas. Nakakabit talaga siya dito. So hindi mo mawawala yung pinakatakip. Galing, di ba? Sa mga nagtatanong naman, ang kanyang fuel tank capacity ay 5.2 liters. Napakalaki na nun para sa kanyang average fuel consumption na naglalaro sa around 54 kilometers per liter. Malayo-layo na mararating mo bago ka magpagas ulit. Galing, di ba? Napaka-sturdy din po ng pakaramdam ng kanyang grab bar. Ayan, oh, halata mong reliable. Pagdating naman sa paint job niya, pearl white din po siya. Kasabay nung sa kanyang pinaka fairings. Pero bakal tong isang to, kaya reliable. Ang pinaka iniisip ko lang, kapag nagpakabit tayo ng top box, dapat medyo extended yung mga gagawa po ng top box para sa Avenis. Sana mas extended para hindi matakpan yung inyong pinaka fuel cap, no? Para nandito yung box kung sakali. Pero overall, nagustuhan ko yung pagiging kakaiba niya kasi nandito yung gas tank. Galing, di ba? Pagdating naman sa makina, Nerises, meron tayo ditong 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2 valves, air-cooled, and of course, FI na, kaya matipid na rin sa gasolina. At kung makikita nyo, Nerises, napakalaki din po na kanyang gulay board. Marami kang may lalagay kung mamimili ka. Kung makikita nyo, Nerises, meron tayo ditong upright seating position, kaya hindi ito nakakangalay pagdating sa mga biyahe, lalong-lalo na kung traffic. Relax lang ako para ako nakaupo sa sofa lang. And ang lambot po ng kanyang upuan, napakakapal ng upholstery. Pati na rin yung aking OBR, sigurado makukomportable
komportable yan sa isang to kasi napaka-generous po ng kanyang seat. And premium quality pa, two-toned with some stitches na kulay red. So merong gray and black, pati dito sa gitna. Ang ganda. Tingnan mo yung legroom mo. So for taller riders, kayang-kaya po ito. Pagdating naman sa weight, meron tayong 106 kilograms of weight, kaya good pa rin kahit sa mga beginners or sa lady riders kasi magaan lang po ang motor na to. Pero hindi naman siya sobrang gaan, meron pa rin siyang sapat na lapat para stable tayo pagdating sa high speed. Pero keep in mind na pagdating ng around 70 kilometers per hour, medyo nag-i-struggle na yung makina niya. So, mas okay to on low to middle speed. Ang top speed naman, kaya umabot nito ng 119 kilometers per hour. May side stand switch din para siya na yung design. So, kapag naka-side stand, hindi mo mapapastart yung makina. And, kapag ka naka-start naman yung makina, pag side stand mo, mamamatay. So, naka-side stand switch na rin po siya. So, 780 millimeters yung kanyang seat height. My height is around 5'3 to 5'4. Medyo tiptoe ako. May kataasan ng konti yung kanyang seat height. Pero pwede ka umunahan para flat-footed ka. Pero kapag ka nasa regular driving position ka, medyo tiptoe naman ako. So, I think tamang-tama yung sinabi nila na muscular scooter ang isang to. Kasi kahit mga taller riders, lalong-lalo na yung mga lalaki na gusto ng convenience sa isang automatic na motor, makukomportable yan sa isang to. Swak na swak kayo dito. Hindi kayo para malaking bulas tignan sa motor. Ganda. Napakaganda rin netices na itong kanyang design dito sa pinakaloob. Hindi lang siya plain looking. Itong isang to is matte gray. Tapos dito naman is matte black. Tapos akala mo may mga vents siya dito. So talagang pinag-isipan nila, hindi basta-basta yung kanyang style. Ang ganda, di ba? Ayan o. Tapos biglang nag-pop up na yung color pearl white dito. And isa sa pinakahinahangaan ko, ang kapal po ng kanyang emblem. Ayan o, talagang pride of ownership. Alam mong good quality. Ayan o, napakakapal po niyan pag nakita nyo sa personal. Tapos parang Avengers. So ayan na, this is, dito nyo rin makikita yung kanyang tapakan for your pillion ride. Napaka-sturdy din po niya and reliable. Para siyang stainless material. Ayan o, nagpa-pop up yung kanya pagkakintab dito sa gilid. And ayun nga, kagaya na sinabi ko kanina, meron na siyang kill switch sa side stand. Napakaganda rin ito. So para anipis lang ng pinaka-airbox niya and CVT, I think this is parehas dun sa Suzuki Bergman 125. And ang pinaka-gusto ko sa kanya, unlike sa mga scooters natin nowadays, meron pa din tong kickstart. So meron kang peace of mind na kahit saan ka mapunta, madiskarga ka, meron kang backup kickstart stick. Napaka-astig din ito kasi meron na tayo ditong fully digital na meter panel. Meron tayo ditong LCD display with all the information that you need. Pedometer sa gitna, fuel indicator sa itaas, meron din tayo ditong temperature check, average fuel consumption, trip meter, at ang pinakamahalaga sa akin is orasan. You have two buttons to worry about, meron tayong select, and meron tayong adjust. So, dyan mo i-configure yung inyong settings. Tingnan natin kung ano pa may kita. Medyo matigas ha. Trip A, trip B, average trip B. So, mostly trip meters lang yung makikita mo dito. So, wala siyang voltmeter, pero ang maganda dyan is meron naman siyang kickstart. So, wala kang pangamba na baka madiskarga ka sa kalagitnaan ng mga liblib na lugar kasi meron pa rin siyang backup na kickstart. Ang galing. Sa gitna, meron din siyang maliit dito na pride of ownership na kalagay lang is Suzuki. So kung makikita nyo, netizens, meron din siyang parang silong kaya kapag ka sa direct sunlight, kitang-kita mo pa rin yung inyong panel gauge kasi meron siya ditong parang shade na makakatulong para maging mas visible yung kanyang digital meter panel. Ang galing, di ba? Sa switches naman, netizens, kakaiba rin yung mga buttons niya. Talagang flavor ng Suzuki. Medyo may kalaparan yung kanyang mga buttons. Pero tayo ditong high beam, low beam, turn signals. Ganda ng materials yan, Edisense. Oh, sarap pindutin. Halatang hindi siya chipipay plastic lang. And meron tayong busina dito. Pakinggan natin yung busina. Wow, malakas. Sa kabila naman, Edisense, wala tayong masyadong buttons dito. Meron lang tayong kill switch at saka electric start. Yon. Pagdating naman sa side mirrors, Edisense, ang ganda rin ng kanyang placement. Hindi masyado mahaba yung kanyang stem, kaya hindi siya overextending. Siguro, lagpas lang ng konti sa inyong pinaka-throttle, pero hindi naman siya to the point na talagang parang sasabit na. And sturdy din po yung kanyang pakiramdam. Yung texture naman niya, pagdating sa likuran bahagi, meron din tayo ditong parang carbon type, pero plastic din siya. So, hindi lang siya basta plain, nakaka-add din ito sa style and aesthetic. Sa gitna, meron tayo ditong hooks para sa inyong mga pinamili. Actually, dalawa yan. Meron pa dito sa pinakaloob niya. May dalawang choices ka. Pwede mo i-hook dito sa gitna or dito sa pinakaupuan. So, meron tayo ditong two pockets. Itong isa is medyo shallow at wala siyang takip. Pero medyo malalim na rin siya. Hindi siya yung parang easy access coins lang yung kaya. Itong isa is, ang maganda dyan, tignan nyo, umiilaw siya, netizens. Ayan, no? So, hindi ka nakakapaka pa kung nasan yung inyong pinaka-charger. So, USB ready na rin po siya. Kapag ka binuksan mo, ayan, may ilaw na po siya. Kitang-kita mo na. Hindi mo na kailangan mga pangapa. So, syempre, netizens, testing natin kung anong kasya dito. Testing natin kung kasya yung aking iPhone 13 Pro Max 1 TB fully paid na cellphone.
Oh, kasha. Pasado to, netizens. Kasha isang iPhone 13 Pro Max. Dito sa loob. Triple camera, fully paid. Hindi siya basta ano lang, oh. Meron siyang parang, you know, may lock. Tataas mo to, bubuksan siya. Yan. Siguro kasha dito mga lima. Limang iPhone 13 Pro Max. Maganda pa dyan, Alice, sa price niya na yan, meron na siyang park brake lock, you know. So, hindi na mag-engage yung inyong preno sa likuran. Good to, para hindi mo maatrasan yung mga nasa likod mo tuwing traffic situation. O kaya naman, kapag ka nasa uphill ka or downhill ka, nakapag-park. So, okay yan, park brake lock. Galing. Huwag natin kalimutan, Alice, na ang motor na to, meron na rin nga palang Suzuki Eco Performance. And kung makikita niya, Alice, napaganda po ng kanyang tambucho. Hindi lang siya plain looking, pati yung kanyang heat guard. Meron tayo biglang glossy finish dito, tas matte dito. Ang ganda ng mga details niya, Netizens. They pay attention to details talaga. And ang maganda pa dyan, Netizens, meron din siyang built-in na tire hugger sa likod. So, hindi kakalat kung saan yung mga dumi. Very neat design. Meron din tayo dito, Netizens, sa likod na single shock hydraulic type. Tapos, ang size naman ng gulong sa likod ay 90 by 100 by 10. So, meron tayo dito 10 inches wheels. Yung mga magsasabi na naman, ang liit ng gulong niya. So, parehas lang din siya sa Bergman, Netizens. So, pagdating sa handling, masasabi natin na okay pa rin siya, no? Sa una, nag-doubt tayo, pero engineered siya, kaya maganda po ang kanyang handling pa rin. Very nimble and agile pa rin ang motor na to. Ang braking system niya sa likod, Netizens, is steel drum brakes. Pero kagaya nga na sinabi ko kanina, combined brake system naman siya. So, mas okay pa rin siya pagdating sa pagbiga mo ng kaliwang brake lever, sasama pa rin yung unahan. So, good for beginners. Napaganda rin po na kanyang taillight. LED na yun dito. Ito, bulb type. Yung kanyang plate light is also bulb type. May reflector tayo dito, added visibility sa gabi. Papakita ko sa inyo kung gano'n ito ka-visible sa gabi. Ayan o, diba? Very visible talaga siya. Futuristic yung style ng kanyang tail light and very big chunk po siya dito. So, kitang-kita tayo at visible talaga tuwing magdadrive tayo sa madilim. So, maganda pa sa kanya, Netizens, meron siya napakataas na ground clearance, 160 mm. Iwas na iwas na talaga sa sayad sa mga higanting humps ng Pinas. Meron din pala tatak dito nakalagay yun, jack up, galing. Ito rin, Netizens, meron din siyang hook dito. May safety hook pa siya, no? Carabiner lock yata yung tawag dito para hindi tumapon kung ano man yung i-hook mo dyan kapag ka medyo nag-wiggle-wiggle ka sideways habang bumabiyahe. And hindi lang basta plain quality yung materials dito. Sa pinakatapakan niya, para na siyang may built-in na matting. Ayan, no? So, hindi madulas yung kanyang pinaka-footboard. Galing. Ang motor nga pala na ito, Netizens, ay merong maximum power na 6.4 kilowatts at 6,750 RPM, habang meron naman siyang maximum torque na 10 Newton meter at 5,500 RPM. Ang board stroke naman ng isang to ay 52.5 by 57.4 millimeters. Available yan dito sa Motor Central, San Antonio, Binian, Laguna. Silipin nyo na, nag-iisa lang tong unit na to. Sa mga magtatanong naman, ang SRP po nito is 77,900 pesos. Mas mura po siya sa Bergman Street, pero halos same lang yung kanyang specs and features. Nagustuhan ko pa nga kasi may ilaw to sa charging port. At saka yung forma niya, parang kayang-kayang bumunta kung saan mo gustong dalhin. Very straight to the point and compact ang motor na to. From point A to point B, matipid sa gasolina, good looking, brusco, muscular, pwede pa rin sa female riders na gusto yung ganitong looks. At the same time, kakaiba sa kalsada kasi bago. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, Netizens, don't forget to follow this page for more. Subscribe and give this video a heart. Ano pang ibang motor ang gusto niyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.